Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon or gabi saan man sulok ng mundo. Miga love shout out sa mga kapwa ko po OFWs around the world. Hello. Miga love shout out po sa inyo kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. Maraming salamat. So diretso na po tayo sa ating topic ngayon mga lalabs, mga vayots. Ito na po. Yung hakbang maisog rally dyan sa Bustos, Bulacan ay sinisindak ng Malacanang yung may-ari. Nararatol or yung bang nalilito, hindi din nalilito, parang nataranta. Ayun yung tamang words. No? Natataranta ngayon ang Malacanang at iba pang mga, lalo na dyan sa Congress, na ayaw malaman ng taong bayan yung pakay ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa CHACHA, yung charter change na yan na economic provision na hindi naman talaga ekonomiya ang kanilang nais amyendahan yung 60-40, kundi term extension. At napatunayan na po yan ni dating abogadong na disbar na si Larry Gadon dahil nagpasa po siya. Hindi natin alam, baka inutusan siya na ni Liza Marcos or ni Martin Romualdez na magpasa ng resolusyon sa Kongreso at sa Senado na dagdagan ang term extension ng senador, magiging from 24 senators, magiging 48 na sila. Plus term extension, hindi lang 3 years, last 6 years yata eh. So, sa Congress, 3 years, so dagdagan din ng extension. Pati mga governors, mayors. So, yun, napag-alaman, nakumpirma na yan ha. Term extension ang pakay ng CHACHA or Charter Change ng Marcos Jr. Administration. So ngayon, tinututulan niya ng kampo ni Duterte, ni dating Presidente Duterte, sa pamamagitan ng maisog rally. Nag-umpisa yan noong January 28, dyan sa Davao City. So tuloy-tuloy yun, napunta lang sa Cebu. So yung nangyari sa Cebu, abay pinatanggal si Mayor Rama ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Sa dami ng nagdaang mga administrasyon, mga lalabs, mga vayots, na nagra-rally para ipalabas ang kanilang mga saloobin ng taong bayan, hindi naman tinanggal yung mga mayor, mga gobernador sa mga local areas ng Pilipinas. Bukod-tangi po ang administrasyon ni Bongbong Marcos. So hindi po maipagkaila ngayon ang administrasyon ni Bongbong Marcos na unti-unting nagmamarsyalo si Dayonior or si Marcos Bongbong Damonior through social media. At hindi lang sa social media, inuunti-unti pati mga elected officials. Kagaya na lang ni nauna yan do kay Arne Tevez eh. At ngayon nasundan yon doon kay sino pa ba? Sila si Mamba. Yun. Si Governor Mamba. Tinanggal. Tapos si sino pa? Si Pando Mujasan. Ng Hulusulo. Si Dumanhog. Ganun din. So, ngayon, napunta na naman dito kay from, yun, si yung doon sa Tagom. Na si Jubahib or Hubahib. Na after Hubahib, yun na nga si Mamba. Pagkatapos sa kanyang interview doon sa Banateros sa SMNI, may tinanggal si Governor Mamba dahil daw sa mayroong 4,000 mahigit doon na ata na parang ganyan estudyante na mga in-check doon sa kanilang lugar sa Cagayan Valley. Na which is, padala din pa, gobyerno din pala ang may gawa niya na. Tingnan mo kung gaano ka balasubas ang administrasyon ni Bongbong Marcos, na kung saan ay ang nasa likod nito si Paquito Ochoa at si Liza Aranita. Dahil sinabi na niya yan eh. Sa kanyang interview kay Katunying, hindi lang doon mukha sa bunganga niya na sila ni Mel Robles, na kaya tinanggal niya si Vic Rodriguez na bilang executive secretary ni Bongbong Marcos. Dahil ayon ni Vic Rodriguez na i-appoint si
Michael Ma bilang special envoy to China. Hindi pa nga naproklama dati si Bongbong Marcos noong 2022. Dahil 28 yun, di ba? 2024, nais nang i-line up doon sa mga iuopo. So, ayaw ni Vic Rodriguez at si Mel Robles, ayaw din niya dahil may si Michael Ma, number one smuggler sa Pilipinas na hindi pinaimbestigahan, kinuha. Binulgar yun ni Congressman Horacio Swansing. Nananahimik yung congressman na yun. Tinakot, of course. Hindi lang yun, pati pamilya. Baka dodokotin at ipapatay. Dahil sabi nga ni Liza Marcos sa kanyang interview kay Tonyeng, kapag ako nabigyan ng chance na mamahala, patay silang lahat. Ako pa. Yun ang sinasabi niya. Sa liit niyang babaeng yun, na para siyang Jurassic na butod, eh, kaya niyang magpapatay ng tao. Matapang lang siya dahil bakit? Eh, nasa administrasyon siya ngayon. Pero dati ba ganyan siya? Of course, hindi. So ngayon, yung maisog rally, orong sulong yung may-ari daw. Sabi dito ng isiminay, no? Totoong boses ng bayan. Orong sulong. Pagdarausan ng maisog rally, tinatakot umano ng Malacañang. O, yun. Diyan sa, yung, sa Bustos, Bulacan area. Kaya kayo dyan, taga Bustos, Bulacan, o taga Bulacan, kung sino man, yung mga pinuno ninyo dyan, mayor ninyo, gobernador ninyo, kung sino, huwag na ninyong iboto sa darating na eleksyon. Kung tatakbo man yan sila, bakit? Di ba yung kanyang mandato, kayo yung pagsisilbihan na taong bayan dyan? Hindi yung mandato ng pagsisilbihan ng Malacañang. Dahil hinalal ninyo sila dyan eh, para ano sa inyo, pagsilbihan kayo. Pero pinagsisilbihan, ang Malacañang. Alade na kung totoosin, halal din si Bongbong Marcos ng taong bayan at pwede siyang paalisin. Kailan ba patalsikin yung si Junior na to dahil para maalis na din dyan yung ahas na pumupulupot sa kanya. Wala din siyang magawa si Bongbong Marcos. Under ng kanyang asawa. So ngayon sabi dito, dahil bantang maglalagay sa alanganin ang kanilang mga pag-aari, kasabay niyan ay tinawag namang neo-Nazi tactic ang ginagawang paghaharas o panghaharas ng mga kritiko ng administration. Ito nga yung nakakalungkot eh, o nakakatawa. Bakit nababahala ang administrasyon ni Bongbong Marcos, lalo na dyan si Liza Marcos, sa hakbang maisog rally ng Duterte? Anong meron? Ba't kayo natakot? Kung wala naman talaga kayong ginagawang masama. Nagpapalabas lang sila ng pagtutol na hindi babaguhin yung term extension. So ito, pakinggan po natin kung paano hinaras ng Malacañang ang organizer ng hakbang maisog. ...lugar at base sa batas pambansa or BP 880, hindi kailangan ng kaukulang permit sakali magsagawa ng pagtitipon dahil karapatan nito ng taong bayan. Pero naging pahirapan ang sana'y simpleng pagpapaalam lang. See? Nasa batas. So bagay, hindi na tayo magtaka. Sabi nga ni Maharlika, di ba dati nung nanalo si Bongbong Marcos, may liquor ban pa dati. Pero anong ginawa nila Liza doon sa tawag dito? Kanilang headquarters sa Mandaluyong nung nanalo si Bongbong Marcos, nag-inuman, bumaha daw ang alak. So, hindi mo talaga pagkailan na itong mga mambabatas, sila pa din ang lumalabag sa kanilang batas, sarili. Batas ito ha, sa Pilipinas na nasa 1987 Constitution to. Pwede maghayag ang taong bayan ng kanilang hinahing, pero bakit hinaharangan ng Marcos at Junior Administration? So, ginagaya ni Bongbong Marcos ngayon kung ano yung ginagawa ng kanyang ama noon. Kami po ang gumagawa ng aming away para ipakita sa inyo na hindi ka po yung usapan ng kumiyari. Ito ang pagkakabudget na kapag kalabas ng ito matapos
Matapos na ibalita ng SMNI News itong Miyerkules, April 24, 2024, ang ginawang prasko ng TAPS Coalition. Sinabi kasi doon ng grupo na matutuloy na ang Maiso Peace Rally sa Central Luzon at ito ay gaganapin sa bayan ng Bustos, Bulacan. Ayon kay Verdel de los Santos, regional organizer ng TAPS Coalition Central Luzon, na tinawagan umano ng mga taga-Malacanang ang may-ari ng venue at pinagbantaan. Kasi may pressure na naman. Add-on, may tumawag dun sa may-ari kinabukasan. At ang sabi, pinipigilan pa rin. At ang nakakalungkot, may pressure na sige po ika ko, itutuloy nyo, baka balingan yung properties nila. Bagay na kinumpirma ng may-ari ng venue. Ito si po, ang nangyari, ganyan po. Parang tinatakot nila kami, sabi na pag pinangyari nyo yan, alam nyo yung nangyayari sa mga property. Kasi may mga negosyo kami rito, sabi ko. Sino kanisino nagsabi ko? Sila. Malakanyang. Sino ko ako pagkailalang Malakanyang? Oo, eh, sabi ko, gusto eh. Ordinaryo pa ako yung nabawag. Ibig sabihin, parang po kinukula. Yung tumawag sa akin pumunta mga lalapan. Ang hindi ko na isa. Para naman kay Placido Pilosopo, Secretary General ng Kilusang Pagbabago ng Central Luzon, wala silang nilapag na batas para sa napipintong Maiso Rally. Sa katunayan, lahat ng kanilang ginawa ay may mga kaukulang dokumento. Maaga pa lamang ay naghanda na tayo para sa mga karagdagang dokumento na kakailanganin natin para ang ating gagawing pagtitipon sa darating na linggo, April 28, dito po yan sa Barangay Poblacion, Bustos, Bulacan, masiguro natin na hindi po tayo masisilipan ng kahit na anong mga bagay na pwedeng pumigil sa atin. Para naman kay Dr. Luz Aguinaldo, mismo ang congresswoman sa kanilang lugar ang gumagawa ng pananakot para hindi matuloy ang rally. Baka hindi sila magbigyan ng project. Kasi from congresswoman mismo, nagmumula ang pananakot. Samantala, ayon naman sa dating Presidential Assistant for Economic Affairs to Philippine President Fidel V. Ramos at isa sa mga consultant noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Jose Alejandrino, walang kahit na sino ang dapat na pumigil sa isang mapayapang rally dahil nakasaad ito sa konstitusyon. There are prayer rallies, there are peaceful prayer rallies. That's allowed under the Constitution. And nobody has a right to stop that. Dagdag pa nito na ang ginagawa ngayong pangikipit ng kasalukuyang administrasyon sa mga kritiko nito ay maituturing niyang neo-Nazi tactic tulad ng ginawang pagbawi sa pratisa ng SMNI. The government has its own propaganda machine. So, if you want to have democracy, a strong democracy, you have to allow the opposition to air its views. Now, the moment you start cracking down on the platforms of the opposition, you are actually resorting to what I call neo-Nazi tactics. Because in every authoritarian government, they started out the same way doing this. And what is wrong with, and as a matter of fact, we should be happy that we have platforms like SMNI that disagree. Sa huli, sinabi ni Alejandrino na dapat nang itigil ang Marcos administration ang panghaharas sa kanilang mga kritiko kasabay ang panawagan sa taong bayan na dapat magkaisa at ipakita sa mga inihalal na dapat ang taong bayan ang nasusunod at hindi ang mga politiko. So, this government is... So, malinaw. Kung mismong congresswoman doon ang nananakot, so ibig sabihin, nagmula ang pananakot dito ngayon sa hakbang Maiso Rally diyan kay Martin Romualdez. Dahil tinatakot na mawalan siya ng budget kung papayagan niyang Maiso Rally, mag-rally diyan. So ibig sabihin, sabwatan ito ng siyempre ni Lisa Marcos, ni Martin Romualdez at kung sino-sino pa diyan na walang hindi mapigil ni Bongbong Marcos dahil nga takot sa asawa, takot sa pinsan. Naghalal pala tayo ng isang presidenteng under disayang dipota. Yun, ang masakit, no? Akala natin atapang ataw si Bongbong Marcos. Diyos ko po, para lang pala siyang tota ni Liza Marcos at saka ni, ng kanyang pinsang si Martin Crocodilos, no?